Kuya Teresa! Magandang araw mga inaanak, ito ang inyong Ninong Bart upang maghatid ng kwento at impormasyon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa pinakasikat at pinakilang tagapagtanggol ng mga naaapi noong dekada 90, noong mga panahong wala pa si Cardo Dalisay. Walang iba kung hindi ang pulis pangkalawakan na si Shaider. Halos lahat ata ng mga batang lalaki noong dekada 90 ay gustong maging si Shaider. At syempre, mawawala ba naman ang papel ng mga kalaro nating mga babae na gustong gusto din na maging si Annie? Isa ito sa laging bukang bibig ng mga kabataan noon. Pinagkakwentohan ng paulit-ulit ang mga nangyari sa palabas. Nagpapagaling ang magkwento kung paano na naman nagapi ni Shaider at ni Annie ang mga halimaw na ipinadala ni Pumelay R upang sakupin ang ating daigdig. Ngayon, kilalani naman natin ang mga tao sa likod ng mga pangunahing karakter nila Shaider o ni Alexis at ni Annie at kung asa na ba sila ngayon. Unahin na natin ang taong gumaganap na Shaider o si Alexis. Siya ay si Hiroshi Tsubaraya. Ipinanganak siya noong March 8, 1964. Isa siya sa mga apo ng founder ng Tsubaraya Production na si A.G. Tsubaraya. Nagsimula ang acting career ni Hiroshi Tsubaraya sa pamamagitan ng pag-audition sa isang pelikula noong 1980s. At doon nga ay nakuha siya sa isang maliit na role. Pagkatapos nito ay nakuha niya nga ang pangunahing role na magpapasikat sa kanya ng gusto, hanggang sa kasalukuyan. Ito nga ay ang Space Sheriff Shaider noong 1984. Noong matapos ang Space Sheriff Shaider na umabot ng 52 episodes, nagpatuloy pa rin ang kanyang acting career. Lumabas siya noon sa ilang television drama at pelikula tulad ng Ararenbo Shogun at Mito Kumon. Isa rin sa karakter na kanyang ginanapan ay bilang si Colonel Seiji Miyata sa Ultraman Dyna. Naging bahagi rin siya ng Ultraman Gaia bilang KCB director na si Kenji Tabata. Matapos ang ilang taon niyang kasikatan, may mga lumabas na balita na di umano'y naging adik sa pag-inom ng alak si Hiroshi Tsubaraya. Na naging sani ng pagkakaroon niya ng sakit sa atay at ng kalaunay humantong sa kanyang pagpanaw noong July 24, 2001 sa edad na 37. Si Naomi Morinaga naman ang gumanap bilang Annie. Ipinanganak siya noong March 12, 1964. Lumabas din siya sa mga pelikulang Jiko Senshi Spielban noong 1986 at sa Kamen Rider noong 1993. May mga lumabas na balita na si Naomi Morinaga ay patay na ngunit pinabulaanin ito sa isang vlog ni Christopher Elam na di umano si Naomi Morinaga ay buhay pa at siya daw ay nag-retired noong 1998 matapos nitong ikasal at magkaroon ng isang anak. At dito na lamang magtatapos ang ating episode. At para sa latest top list at kwento, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button.